Hello, good morning. And there we go again. Mag-open na tayo. Welcome to my YouTube channel. It's another day. It's another gift from the Lord and it's Tuesday morning. And kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo and welcome to my YouTube channel. Ito na naman ako, magbigay naman ako ng tip for the day and it's about utang, no? Kailangan ba natin magpautang sa ating tindahan? No, ano bang dapat natin gawin? Kasi talaga po, pag hindi natin makontrol ang pag-uutang, ang pagpapautang natin sa ating mga customer, ay talaga pong lulubog ang ating munting tindahan. So, dapat isipin natin na meron tayong kapital, na lahat ng items na nasa tindahan natin ay may kaakibat na pera na pinapalabas natin. So, dapat pagbalik niya ay dapat tumubo kahit konti. So, kung konti lang yung tubo natin, hindi naman ganun kamahal yung binibenta natin. So, ganun ang, hindi din ganun kalaki ang tinutubo ng mga item na yun. Tapos, pinapautang pa natin, matagal ang balik sa atin. So, ang cost of money ay mawala. No, mawala. Malugi tayo. So, wala ka ng pambili ulit, pang ruling ulit ng ating tindahan. So, kailangan ba talagang magpautang? So, dito sa tindahan ko, talaga pong wala kaming utang. Hindi po ako nagpapautang, no? So, lahat ng sales ko ay, ano talaga siya, cash talaga siya. So, yun talaga yung pag-start namin ay, kaya nga, ganito yung concept namin, para siyang convenience ang dating, para mahiya po yung tao na mag-utang. So, wala pong umuutang dito, no? So, kung kayo naman ay nagpapautang, dapat isipin ninyo hanggang kailan kaya nyong pautangin yung tao na hindi po mag-suffer, makompromise yung capital natin. Tapos, maglaan kayo ng ceiling, pan hanggang saan lang siya pwedeng umutang. And then, kung hindi nyo naman kaya,
na singilin yung tao, ay huwag na po kayong magpautang. So, importante po na proteksyonan natin yung munti nating negosyo. Kasi hindi po natin ito mapalago kung tayo mismo ay wala tayong ginawa ng mga process, ng mga way, paano po maagapan na hindi po tayo malugi. So, yun lang po ang aking measure for today. Magpautang kung kaya nating singilin. Kung hindi naman, wag na po tayong magpautang. Kasi alam ko naman na maintindihan din yan ng mga tao. Kasi negosyo din ito eh. Dapat yun talaga yung mindset natin. Kaya nga lagi kong sinasabi nga, dapat nandun tayo at mayroon tayong right mindset. So, yun lang po. Thank you and God bless. And syempre, ituturo ko na naman ulit kayo sa aking morning daily tour, quick tour sa aking tindahan. And ito yung sa labas, tapos pasok na tayo. Kailangan talaga natin i-declare itong kung ano man tayo meron, kahit gaano man yan kaliit o kalaki, dapat pasalamat natin yan, i-offer natin yan kay Lord na meron tayong ganitong negosyo na makakatulong, na makapag-provide sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. So, hindi ko na lang i-details, basta makita nyo na lang yan. Mayroon na naman ako nakita na mga konti na lang ang mga stocks. So, kailangan natin maghakot. Siguro within the week, kailangan natin maghakot. At ito naman yung mga dry goods natin. So, hindi ko na kayo i-tour doon kasi dito na lang. Ano na lang ito? Quick tour sa aking tindahan. So, ayan po yung mga frozen goods ko. Ayan. Puno pa naman ang mga ice cream natin. So, kailangan talaga nating i-check kung ano yung mga available stocks natin para naman ready po tayo na makapag-serve sa ating mga customer. So, ito po yung kabuuan sa loob ng aming munting tindahan. Ayan po. Kailangan talaga nating magsipag, magtiyaga, mag-isip ng mga discarding na makakatulong at mag-ingay para naman makahatak tayo ng mga customer sa ating tindahan. Kahit gano'n pa man yan, kaliit ang tindahan natin, basta madiscarded tayo at kailangan natin mag-isip, ano bang pwede natin gawin, o diba? At sigurado ako at naniniwala ako na yan ay lalago. Lahat ng pagsisikap natin, pagsakripisyo ay magbubunga ng magandang bunga na pwede natin pagkakitaan. So si Tatay ang aking pang-apat na customer. Syempre senior citizen, i-serve talaga natin yan. Kahit na pwede siyang mag-pick ng sarili niya, kailangan talaga nating tulungan at ibigay yung gusto niya na hindi na siya kailangan mag-ikot-ikot pa kasi nga special siya, matanda na din. So yun na lang din ang ma-offer natin, di ba? Cinco. Cinco. Itlog na? O, dua. Tagis fit fry. And, bandito, 37 tayo. Early birds catches worm. And syempre, ipapakita ko din sa inyo kung ano na ang itsura kung naka-open na lahat ang roll-up door namin. So, kanina ito lang center ang naka-open. Ngayon ay na-open na talaga yung tatlo. At ito naman yung mukha niya. Ayan. Ayan po ang labas ng aming munting tindahan. Ayan po. So, makita ang loob talaga. Ayan, yan po ang aming tindahan. So, thank you. Yan lang po. And God bless.